Good day everyone and welcome to another vlog. In this video, we will be doing the BTS tour. Yes po, isa din po akong BTS army. It has been in my bucket list talaga na sabi ko, next time pag nag-Korea ako, maglalaan talaga ako ng isang araw to do the BTS tour. Kasi alam ko lahat naman ng mga BTS armies. Nasa bucket list namin lahat yung mag-BTS tour, yung babalikan mo yung history nila, yung kung saan sila kumakain before, yung ginagalawa nila during their 20 days. So yun ang mga pupuntahan natin guys. If you want to do this also guys, tapos you happen to stay in Myeongdong, hanapin nyo lang yung bus station na to. From here, nakalimutan ko yung bus number, 140 yata. Sakay kayo ng bus 140, tapos yung mga 10 bus stop yata is Sinsa Station. Doon kayo bababa sa Sinsa Station. Yung pinaka-landmark sa Sinsa Station is Pyeongyun Savings Bank. We pass by the Han River. Ang relaxing lang. Ang ganda sa mata. Parang lakas talaga maka K-drama feels. Gangnam. We're here now at Gangnam District Traffic. Ito daw yung Makati, pinaka-Makati nila sila. Parang Makati. So, baba na kami. Sinsa Station. Again, yung pinaka-landmark is Pyeongyun Bank. From the Sinsa Station, pagbaba nyo, may makikita. Lakad pa kayo konti. Basta yung sa harap, pinaka-landmark. Sa harap, may makikita kayong Starbucks. Doon kayo tatawid. Ayan yung Starbucks. So, yan, yung Starbucks. Doon kami tumawid. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. Jung Sikdang, ito yung restaurant na kinakainan nila during their trainee days. Yun yung first stop natin. Yan yung mga landmark na padadaanan nyo para may reference kayo guys. Another Starbucks. Lotte singing man. During this time guys, ang weather nito, ang temperature nito is, kung di ako nagkakamali, it was 4. Grabe ang lamig. Kaya lang, for the sake of BTS, sala. Sige lang. Nadaan na namin yung KFC. Ihing-ihing na kami. Umihi muna kami. Kasi, ano kasi yung daan eh, di ba sa Korea, hindi siya pantay. Ang tawag doon, hilly ba yun? Or mountainous. Kaya, paakyat ka. Kaya yun lang yung nakakapagod. Pero kung siguro kung flat lang, hindi siya ganun ka nakakapagod. We'll be right back.
Ito na guys, this is it. Ayan na siya, nakakita ko na siya. Kabi birthday lang ni V. Kaya, siya lang yung may standee. Standee ba yan? O poster? Yan. Diba? Hindi ka, madali mo lang siya makita kasi yung walls niya, yung pintuan niya is covered by BTS posters and stickers. Most of the time daw is crowded siya. Kaya tingnan nyo guys, may mga upuan siya sa labas kasi marami parating waiting. Kaya lang, this time kasi is January 1. So, hindi siya masyadong ma-tourist. Kaya I think mas maganda yung ganitong time talaga kayo pumunta. Ayan, pasok na tayo guys. Ayan. Everything is covered with BTS stickers, posters, pictures, BTS stuffs, ganun from wall, ref nila, lahat. Kaya nga yung wall nila ay salamin siya pero covered na ng BTS posters. Konti lang siya ang tao sa ngayon. Kasi sa other vlogs nakikita ko parang maraming tao parate. Swerte lang talaga na this time nung pumunta kami, konti lang yung tao. Kasi nga, medyo umuwi na siguro yung mga tourists. Mostly nag-spend lang dito ng New Year sa Seoul. Taray ng pusa, may pastandi. Ito yung menu nila. Another trivia guys. Yung basement daw nitong restaurant nito is dati din nilang nandito din daw yung dance studio nila. So, after nila mag-practice, akyat lang sila, dito sila kakain. Diba guys, grabe ang mga armies. Kasi lahat daw ng mga BTS staffs dito is bigay lang ng mga armies. Ultimo Ref is covered ng BTS pictures and stickers. Pati yung pintuan ng CR. Yan, meeting the armies. Yan. Friendly ng mga armies. In fairness. Ang sarap lang makamit ng mga armies. Iba-ibang nation. Ito yung dalawang naka-sweatshirt is from Thailand. Yung naka-purple is from Japan. Tapos itong spot na to, itong table na to, ito daw parati yung table ng mga members. Dito daw sila parati pumupwesto. So ito na yung order namin guys. We ordered yung hot stone. Kalimutan ko yung pangalan. Basta ito daw yung in-order parati ni Suga. Nila din actually lahat. Bibimbap siya. Maraming veggies. Ganyan daw yung pagkain. Aalug-alugin mo muna yung rice. Tapos imimekos-mekos. Masarap naman siya. Masarap siya talaga. Promise and fairness. Tsaka mura lang siya. In Korea ha. Ano lang, 10,000 Korean won. So bari mga, basta nasa 400 pesos. Pansin nyo guys, pati yung sa ceiling, covered siya ng mga posters. Wala na mapaglagyan si Ajuma. Actually, pati lagayan ng tissue, lagayan ng mga, ano, mga utensils. Lahat may mga stickers ng BTS. Ito din yung menu nila nakapaskel. Lahat yan, lahat ng nakikita nyo. Nakikita natin is donated by lang talaga ng mga armies. Tapos tawag daw nila dito is Holy Land ng mga BTS armies. So, tapos na tayong kumain guys sa Yujung Sikdang. We're on our way now to Hakdong Park. Yung park kung saan sila nag-i-stay pag during their free time. Tapos nilalakad lang kasi nila to, malapit lang sa unang boarding house nila. Yung boarding house nila, yung kung saan sila nagsisiksikan. Kaso lang hindi na namin napuntahan yun guys. Kasi na
Nakalimutan namin actually siya kasi doon kami nag-concentrate sa yung boarding house nila kung saan may kanya-kanya na silang room, tapos yung ginawa ng cafe ngayon. Later on in this vlog, makikita niyo siya. Ayan na guys, nakakita niyo na yung swing. Diba sa isang episode ng Run BTS, meron siyang ano, setting. Si RM yata nakaupo sa green. Tapos si Jimin sa red. Tapos may isang picture pa dyan nun. Sila Suga naman. Tapos eto dito, diba dito po yata sila nag-held ng first concert nila. Yung ang audience nila is nasa 200 lang na people. Nandito na rin lang ako guys, inexperience ko na talaga. Inupuan ko na yung inupuan ni RM. Ayun. Diba, ang lakas lang maka-nostalgic. So, let's move on now to our third spot, which is the old high building. Along the way, nadaanan namin to guys. Yung, alam ko ano din to eh, setting din siya sa isang K-drama. Nakalimutan ko lang kung anong K-drama yun. If ma-remember you guys, please comment down below kung anong K-drama yun. Dito si Newt yun eh. Para siya, preschool siya actually. Actually guys, nagkamali pa kami eh. Kasi supposed to be doon from Sikdang Restaurant. Ito dapat yung second stop namin. Kaya lang dumiretso kami doon sa Hakdong. Sa Hakdong Park. So madadaanan mo lang pala siya from Sikdang, itong Old High Building, tapos Hakdong Park, tapos going na doon sa old boarding house nila. Yung old boarding house nila kung saan meron na silang sarili-sariling room. Tapos yung ginawa na siyang cafe ngayon, tapos sa harap nun is dati din nilang dance studio. Guys, hanapin nyo dyan yung sulat nyo. Baka makita nyo yung sulat nyo. Diba? Grabe yung mga armies. Sabi nyo nila, army is the biggest fandom. The great Yoongi, marry me. Ang surreal lang talaga ng feelings guys na finally, nandito ka na, yung dating nilalakaran mo na rin, baka isa dyan sa mga pader, nahawakan na yan nila, hinawakan mo na rin, pati yung mga handle ng doors guys, hinawakan ko siya. Imagining na dati din nilang hinahawakan dyan. Yung upuan na yan, ini-imagine ko siguro dati umuupo din sila dyan. Wala talagang pinalampas ng mga army guys. Tingnan niyo yan ako hanggang dyan. Hanggang dito guys, may love notes ng mga armies. Malapit na siyang umabot pa dun sa kabilang kanto. So we're here now guys on our fourth and fifth destination. Yung dorm nila na ginawa ng cafe ngayon at saka yung old dance studio din nila. Magkaharapan lang.
멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인 걸 길고 긴 여행에 걸렸네 이젠 돌아가 너라는 집으로 So this is dear dance studio. Naalala nyo guys, in the special episode of Run BTS, yung they have a K-word yata. And then yung telepathy, I think the title is telepathy. Yung nagkita-kita sila dito, grabe, napaka-touching nun. So this is it guys. Tapos yung dorm pala nila is harap lang. Ito yung old dormitory nila, which is now a coffee shop. So, magkaharap lang pala. Yes. Ang layo na nilalakad nila actually. Kung nilalakad man nila, ang layo na nilalakad nila from their dorm going to Hive office. Tapos yung kanina, yung restaurant, doon sila kumakain. Yun. So, imagine araw-araw. Mamaya, pagpabalik kami, i-flown ko yung daan talaga, guys. Grabe. Ang mountainous. So, this is their old dorm. Kita ba? Yoga. Yes. Magkakalapit lang naman siya. Walking distance. Kaya lang talagang malayo. So, akit tayo. Sila guys, so my babies. Pasok tayo dito, hindi ko alam kung ano to. So many BTS memorabilia again. Siguro iniiwan to. Oh, from Philippines. Iniiwan siguro to ng mga armies. Daming armies na nanauna sa amin. Kasi it's already 5, magsisix na na nakarating kami dito. Ito daw yung electric fan na ginagamit ni Jin noon. Tapos, ito naman yung aircon nila. Iniwan nila. Hindi nila kinuha. So, grabe guys, remember, dito sila noon gumagalaw. Si Ariata nila to, I don't know. Ito. Hindi ko alam kung ano to. Mga to. Just comment down below na lang guys, kung alam nyo. Room ba nila to? Kim Taeyong. Si Park ng fans ni Kim Taeyong. Where is this? Oh. Ay, naka-frame talaga. Galing na lang naman. Ito sa third floor yung ano, electric fan ni Jin. Tsaka yung aircon. Talaga. Ah, ito yung off. Ano nila to? Pinamit nila.
the bar. This is Jungkook. Yes. This is Jungkook's room. Yeah, also small. Yeah. And then this one. This is Jimin and J-Hope. Only. This is Jimin and J-Hope. Up and only until here. So, but they just tear it down now for another room. Third floor. This is V. Whole solo alone. V. Occupy this alone. So. Oh yes. Namjoon. Namjoon. So this is the room of V before. He has a small terrace. Yeah. And then Suga. This is Suga's room. Very big. Suga. And so up until here is Suga. And then Jin. Jin has also a small terrace. That's Jin's aircon. He left it. He never bring it. Okay. So this is so we paid 31 Korean won for this trico. Armies, no need to worry pag wala kang pen and paper na dala. The cafe is providing, meron na silang ganito. Another Philippine army. The bar is used to be the kitchen, their kitchen. Dito daw nagluluto dati si Jin. So that's it for our kitchen tour. Uwi na kami guys kasi gabi na, mga 8 PM na yata po. Ayan yung nilakad namin, yung inakyat namin actually kanina. Hindi ko lang siya talaga na-film. Tapos, lamig-lamig na by this time. Another tipid ha. Since ginabi na kami and sarado na mostly. Nakakapagod na actually. So bumili na lang kami. Nag-take out na lang kami ng chicken. Sa aming favorite na tutu chicken. Hanapin pa namin bukas yung pinag-orderan ng Jungkook ng chicken. Baka doon kami umorder na naman. So dito na lang kami sa room kakain. Magkano nga to ang chicken? 23,000 won. Dalawa na? Mm-hmm. Dalawa na, tapos rice $1 1,700 each, 1,700 Korean won. Tapos kumbak doon dalawa plus 1. 2 plus 1 siya, bali 1,700 each, tapos 2 plus 1. Korean. Kain guys. May kasama siyang ganito. Radish. Kinikim. Chili kasha niya for 4. Ganito.